No. Magandang umaga mga kapatid, ihandaan na po natin ang ating mga sarili para sa panumbahan sa Panginoon. Yung mga gusto pa pong mag-CR, kumain, ay tapusin mo na po ngayon. Salamat. Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon. Itong itinakwil ang mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilagilalas sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa, tayo magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon Jesucristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang mailalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at itong si Jesus na ating Panginoon, kasama ng pagkilos sa Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Natin ang Psalter 111, Grace and Gratitude. Ito ay versification ng Psalm 40. Ang sabi sa stanza 3, O Lord my God, how manifold thy wondrous works, which I behold, and all thy loving gracious thought thou hast bestowed on men. To count thy mercies I have sought, but boundless is their span. Awitin natin ang apat na stanza ng Psalter 111. I waited for the Lord Most High, and He inclined to hear my cry. He took me from destruction's pit and from the miry place.
Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibukuin na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga nabubuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi po walang sala ng Panginoon kung sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ika-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kalima, igalang mo ang iyong ama at iyong ina upang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Anim, huwag kang papatay. Kapito, huwag kang mangangalunya. Ikawalo, huwag kang magnanakaw. Ikasyam, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. At ikasampu, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag kanyang aliping lalaki, huwag kanyang aliping babae, huwag kanyang baka, huwag kanyang asno, anumang bagay ng iyong kapwa. Ito ay buod na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 22, nang merong biyasa sa kautusan na nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya ng Panginoon, ibigin mo ang iyong Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.
Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang lahat ng kautosan at ang buong mga propeta. Mawi tayo bilang tugon sa mabuting kalooban ng Panginoon. Psalter 125. Psalter 125. The Church, the Bride of Christ. Ito ay versification ng Psalm 45. Ang awitin natin ay stanzas 1 hanggang 4. Stanzas 1 hanggang 4. O royal bright in thee, and to my words attend, for Christ the King forsake the world and every former friend. Thy beauty and thy grace shall then delight the King. He only is the rightful Lord, to Him thy worship bring. To these things thou sa Laguna na mag-celebrate ng Lord's Supper ngayon. At mamaya po, meron po tayong lunch and dinner fellowship, kulologi ng Panginoon. At mamaya po ay mamimili tayo ng mga tracts dito po sa Kelsey, kulologi ng Panginoon, na matapos natin na magawa yung mga tracts ngayon, pero nabawasan na po yun ng mga nakaraan. At sa mamaya po, meron tayong congregational meeting, pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay patungkol sa ating church building at sa ating budget na ating pag-uusapan mamaya. And sa July ay magsisimula po tayo ng series. Every other Sunday, palitan sila ng Essentials class. Magkakaroon tayo ng Bible study patungkol sa mga parable ng Panginoong Jesucristo. At once a month, tuwing Saturday, ay magkakaroon tayo ng Bible study patungkol naman po sa Canons of Dort. Matapos natin yung five heads of doctrine ng Canons of Dort. Yun lamang po ang ating announcement sa ngayon at manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kataas-taasan naming Panginoon, Ikaw na hindi nagbabago at hindi nagkukulang, Ikaw na nananatiling tapat sa iyong bayan, Ikaw na ipinanukala ang lahat ng bagay sangayon sa inyo pong walang hanggang mabuting kalooban, at lahat ng bagay, Panginoon, ay nangyayari dahil ito ay inyo pong itinakda sangayon sa inyo pong katuwiran at kabanalan. At lahat ng ito, O Diyos, ay nagkakalakip-lakip sa aming Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang karunungan ng Diyos at siyang salita ng Diyos, at sa Kanya ay pinagkasama-sama at pinaglalakip-lakip ang lahat ng bagay upang lahat ng ito ay Kanyang mapamahalaan sangayon po sa inyo pong walang hanggang panukala. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na Ikaw ang nagpanukala ng araw nito upang kami ay makapanumbahan sa iyo, pagamat ang aming mga katawan ay nanghihina,
na mas kami ay mayroong mga karamdaman, ngunit ikaw, Panginoon, ang kalakasan ng iyong bayan. Ang mga karamdaman ito ay hindi hadlang upang kami ay makapagpuri sa iyo sa inyong pong bahay, Panalanginan, sapagkat ang mga karamdaman ito ay inyo pong ibinigay din sa amin upang ibaba kami at ipagunawa sa amin ang aming buhay dito sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Bigyan kami ng kapakumbabaan na ang aming bukas, ang aming kalakasan, ang aming araw-araw na gawain at pamumuhay ay nasa ilalim ng inyong pong pangamahala. At ikinagagalak namin, Panginoon, na kami ay lumaranas ng mga ganitong kapagsubukan upang sa gayong, Panginoon, ay palakasin ninyo ang aming mga nanghihinang kaluluwa at ipaalala sa amin ang aming kalakasan na ikaw lamang ang kikilos sa amin. Patawarin nawa kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Nawa, Panginoon, kami ay maging karapat-dapat na makapanambahan sa iyo, hindi dahil sa kami ay matuwid, hindi dahil sa kami ay mababait, hindi dahil sa kami ay mabubuti sa aming mga sarili, hindi dahil lamang sa katuwiran ng Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at kamatayan, inyo pong ibinintang sa amin ang kanyang katuwiran upang kami ay maging katanggap-tanggap sa inyo pong harapan. Sapagkat sino ba, Panginoon, ang makapagtatas ng kanyang kamay na walang bahid ng dugo sa iyo? Sino bang makapagbibigay sa iyo ng handog na walang bahid ng kasalanan? Maliban na ang dugo ng Panginoong Jesucristo, ang siyang maging kabanalan ng aming mga handog, ito ay hindi magiging katanggap-tanggap sa iyo. Ngunit nananalangin kami, Panginoon, alang-alang sa katuwiran at kabanalan ng Panginoong Jesucristo, na maging kami rin, Panginoon, ay maging karapat-dapat na makisalo sa inyo pong hapag, sa inyo pong banal na hapunan, ng pagkakaputol-putol ng tinapay at ang pagbubuhos ng alak, ay makapagpalakas ng aming pananampalataya na kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nagkaluray-luray para sa aming katuwiran at kaligtasan, at kung paano ang kanyang dugo ay naging katibayan ng inyo pong bagong tipan, ay makapagpalakas ito, Panginoon, sa aming mga kaluluwa. At kung paano naririnig namin ang inyo pong mga pangako sa pamamagitan ng pangangaral, ay makita namin sa aming mga mata na ang pangakong ito ay tunay nga na ibinabahagi mo sa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng kamatay ng Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan naman ng pananampalataya, kami ay merong bahagi sa kanyang kaharian. Kami ay merong bahagi sa kanyang katawan at dugo. Hindi dahil sa kami ay mabuti, hindi dahil sa kami ay karapat-dapat, hindi dahil lamang ikaw ang nagbigay sa amin ng inipong bugtong na anak. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nagkaroon kami ng katiyakan na kami ay bahagi ng kanyang katawan. Kung paano ibinuhos ang kanyang dugo, ay ganoon din ang kanyang katuwiran na inyo pong ibinintang sa amin. Manamin Diyos, dinadalangin din namin ang aming mga kapatid na ngayon ay may karamdaman ang aming mga kapatid na nagdadalang tao. Kami ay nakikigalak sa kanila, Panginoon, na meron kami mga kapatid. Tatlo sa aming mga kapatid na ngayon ay nagdadalang tao. Kami ay umaasa, Panginoon, na ipagpapatuloy mo ang salinlahin ng mga mananampalataya. At hindi pabigat sa amin, Panginoon, ang pagdadala ng tao ng mga mananampalataya sapagkat ang mga bata ay inyo pong pamanang tunay. Ang sabi nyo kay Salmista David, ang mga bata ang siyang pagpapatuloy ng mga salinlahin ng mga mananampalataya. Sapagkat ikaw ang nangako sa amin, Panginoon, ng inyo pong tipa na hindi lamang sa amin ang mga mananampalataya, kundi sa amin din mga salinlahin. Bagamat hindi lahat ng aming mga anak ay mga hinirang, ngunit umaasa kami, Panginoon, na isisilang mula sa aming salinlahi ang mga hinirang kung saan kayo ang magsisibol ng mga salinlahi ng mga mananampalataya mula rin sa salinlahi ng mga nananampalataya sa iyo. Pagkaloban niyo sila, Panginoon, hindi lamang ng kalakasang pisikal, hindi kalakasang espiritual. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng pagalakan sa kanilang pagdadalang tao. Bigyan niyo rin ang karunungan ng kanilang mga may bahay na sila ay suportahan, lalo na sa mga espiritual na pangangailangan nila, na sila ay makapagpuri sa iyo sa araw-araw. Ituring nila na ang pagdadalang tao ito ay isang pagpapala mula sa iyo. At ngayon din, Panginoon, ang aming mga kapatid na ngayon ay nagpaplano na sila ay magpakasal. Ang
Ang pag-aasawa, Panginoon, ay napakagandang simbolo, picture ng inyong pong pakikisama sa inyong pong bayan. Kung paano ang aming Panginoong Jesucristo ay isa sa kanyang iglesia, ay gayon din, Panginoon, ang inyong pinapaunawa sa amin sa pamagitan ng mga pag-aasawang ito, na ang aming mga kapatid, dalawa sa aming mga kapatid na nagbabalak ngayon na sila ay makapag-isanggigib sa kanila nilang mga kasintahan. Dalangin namin, Panginoon, na ang kanilang mga pagpaplano ay inyong pong kalugdan, sangayon sa inyong pong kalooban para sa iglesyang ito. At tanggalin niyo, Panginoon, ang anumang mga agam-agam sa kanilang mga puso at isipan, at sa kanilang mga paghahanda para sa kanilang kasal. At kayo din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming congregational meeting mamaya. Kayo, Panginoon, ang bigay ng karunungan sa aming mga elder na maipaliwanag sa amin ang mga usapin sa iglesia. At kayo din, Panginoon, ang aming fellowship mamayang tanghali at mamayang gabi. At kayo din, Panginoon, ang aming evangelism work mamaya. Kung lulogin po ninyo, ay maipagpatuloy namin ito bilang pasimula ng aming paghahangad na ang inyo pong ebanghelyo ay maibahagi rin namin sa mga nakapaligid sa amin. Pagpalain niyo nawa, Panginoon, ang iglesyang ito. Pagpalain nawa, Panginoon, ang bawat elemento ng aming panambahan na inyong tanggapin alang-alang sa dugo ng Panginoon sa Kristo. Layunawa po kami sa lahat ng masama. Tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalitin po natin ang Psalter 120. Psalter 120. Hope and Trust. Versification ng Psalm 43. Pagpalitin natin ang apat na stanza ng Psalter 120. Judge me, God, of my salvation. Lead my cause for thee, I trust. Hear my earnest supplication. Save me from my foes and dust. O my soul, why art thou weary? What disquiets and dismays? Hoping God is self-receiving, I shall yet my Savior praise. On thy strength alone relying, why am I cast off by thee? In my helpless sorrow sighing, while the foe oppresses me. Oh, my soul, my heart a weeping, what disquiets and dismays? Hoping God is self-receiving, I shall yet my Savior praise. Light and truth my way attending, send a forth to be my guide, till thy holy mount ascending, I within thy house abide. O my soul, why art thou grieving? What disquiets and dismays? Hoping God is self-receiving, I shall yet my Savior praise. At the sacred altar bending, God, my God, my boundless joy, heart and voice in worship blending, for thy praise will I employ. O my soul, why art thou weeping? What disquiets and dismays? Hoping God is helping.
Buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians 5. Babasahin natin ang buong kabanata ng Ephesians 5, Epeso 5. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. At lumakad kayo sa Panginoon, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapit ng lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Gayun din ang karumihan at hanghal na pagsasalita o ang pagbibiro na hindi nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapit o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon, at huwag kayong makibahagi sa mga bagay ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamagitan ng liwanag ay nakikita, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, hindi gaya ng mga marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Lagi nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na sa pangalan ng ating Panginoong sa Kristo, sa Diyos na ating Ama. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayun din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino nang napuot sa kanyang sariling katawan,
kundi inaalagaan at iniingatan nito gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating mga puso. Ang ating teksto, mga minamahal, ay nasa verse 29 hanggang 30. Verse 29, sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan nito gaya naman ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Mga minamahal, ngayong Lord's Supper, kailangan maunawaan natin na tayo ay pinalulusog ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung paano pinalulusog ng tinapay at ng alak ang ating mga katawan, ay gayon din ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya tayo kumukuha ng kalakasan at Siya ang nagbibigay sa atin ng ating kalusugan. At marami Siyang paraan para palusugin tayo ng mga mananampalataya. Ngunit ang lahat ng paraang ito ay nagmumula sa Kanyang kamatayan. Ang prinsipyo ng pinagmumula ng Panginoong Jesucristo sa kung paano pinalulusog niya tayo ay tumanay sa pamamagitan ng pangangaral, pag-aawitan ng Lord's Supper o maging ng mga pananalangin at pag-aaral ng kanyang salita. Ang maraming mga kaparaanang ito ay nagmumula sa prinsipyo ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat walang ibang ibibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo maliban ang krus ng Kalbaryo. Maliban sa kanyang kamatayan ay walang pakinabang para sa atin si Kristo. Maliban sa kanyang kamatayan ay walang pakinabang sa atin ang buktong na anak ng Diyos. Maliban ang buktong na anak ng Diyos ay mamatay alang-alang sa atin. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng kapakinabangan para sa ating kaluluwa at maging sa ating katawan. Mapapahamak ka kung ang binibigay niya sa iyo ay hindi nang gagaling sa krus. Halimbawa, binibigyan ka niya ng iyong pangangailangan sa araw-araw at hindi nagkukulang ang Panginoong Jesucristo sa atin. At halimbawa, binibigay niya ang mga pangangailangan spiritual mo. Ang kailangan mong maunawaan na mapapahamak ka sa mga binibigay ng Diyos sa iyo malibang meron mo ng krus ng Kalbaryo. Sapagkat maging ang mga masasama ay binibigyan din ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Maging ang mga masasama ay binibigyan ng Diyos ng kanilang pangangailangan sa katawan. At mas mayaman pa nga sila kaysa sa mga Kristiyano. At pinalulusog sila ng Panginoon. Pero mapapahamak sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay walang biyaya para sa kanila. Ang biyaya ng Diyos ay para lamang sa kanyang hinirang. At nagpapasalamat tayo na ang biyayang ito ay nakatungtong sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Tayong mga mananampalataya ay tumatanggap ng mga pagpapalang espiritual dahil si Kristo ay namatay para sa atin. Kung wala ang kanyang kalooban na iligtas ka, lahat ng bagay sa pamilya mo o maging ang lahat ng bagay sa iglesia natin ay walang saysay. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay mayroong isang sambahayang Kristiyano na araw-araw tayong namumuhay kasama ng ating mga pamilya at yun ang konteksto ng ating teksto. Ito ay patungkol sa mga Kristiyanong mananampalataya. Ito ay patungkol sa mga Kristiyanong pamilya at sambahayan. At meron lamang silang tinatanggap ng mga pagpapala sa Panginoon dahil muna tigit sa lahat, ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. At gayon din sa ating iglesia. Kaya meron tayo napapakinabangan sa ating iglesia. Kaya tayo nagsasama-sama bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil una tigit sa lahat ang nagbubuklod sa atin ay ang katawan at dugo ng Panginoon. Pinalulusog ng Panginoon ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Inahiling tulad ni Pablo, ang relasyon ni Kristo sa iglesia sa buhay mag-asawa. Sabi niya kung paano minamahal ng Panginoong Jesucristo ang iglesia, mga asawang lalaki,
mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Nakikita ninyo ang pattern? Nakikita ninyo kung paano pinalangkas ng Biblia ang ating pamumuhay bilang mga sambahayan? Binalangkas ng Biblia ang ating buhay bilang mga mananampalatayang sambahayan o pamilya mula sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Pablo kung paano si Kristo ay namatay para sa kanyang iglesia, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia, mga asawang lalaki. Mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Kung paano si Kristo ang ulo ng iglesia, ng kanyang katawan, mga asawang lalaki, kayo ang ulo ng sambahayan. Ibigay niya mga babae. Ang babae ay dapat magpasakop dahil ang pagpapasakop ng iglesia kay Kristo. Ginawa ito ni Pablo at binalangkas ni Pablo ang pamumuhay ng mga mananampalataya. Binalangkas ni Pablo ang pamumuhay ng mga Kristiyanong sambahayan sangayon sa kamatayan ng Panginoon sapagkat ang pag-aasawa ang pinakamagandang larawan ng tipan ng Panginoon. Hindi ba't ang tipan ng Panginoon ay pakikisama? Ang tipan ng Panginoon ay pagiging isa ng Diyos sa kanyang bayan. Kung paano ang lalaki at ang babae ay naging isa. Kung paano si Kristo at ang iglesia ay naging isa, kayo din ang kanyang tipan. Kapag nakita tayo ng mga Kristiyano, mga mag-asawa, ang nakikita natin ay yung picture ng tipan. At napakagandang picture ito ng tipan. Napakagandang simbolo ito ng tipan. At kung paano ang Diyos ay naging isa sa kanyang bayan, ay galing din si Kristo sa kanyang iglesia. Tayo ay dinamang asawa ng Diyos. At yun naman yung sinasabi niya sa Old Testament. Kapag nagkakasala ang Israel, sabi niya, kayo na mga malungya. Pagkatapos mo makipagsipin sa ibang lalaki o sa mga ibang Diyos, ngayon ay pupunta ka sa akin at tatanggapin ulit kita. Binili kita mula sa iyong pangangalunya at ginawa kitang asawa ko, sabi ng Panginoon sa Old Testament, sa Israel. Ikaw na binili kita bilang aking asawa. Tayo ay ginawang asawa ng Diyos. At gayon din sa New Testament, tayo ay pinag-isa sa ating Panginoong Kristo. Tayo ay pinag-isa sa ating manunubos na ating Panginoon na ang kanyang pinambayad sa atin mas naging malinaw sa New Testament na ang pinambayad ng Diyos sa atin ay ang kanyang mahalagang dugo. Ang mahalagang dugo ng kanyang buktong na anak. Tayo ay naging asawa ng Diyos. Tayo ay naging isa kay Kristo alang-alang sa kanyang kamatayan. At ang kamatayan ng Panginoon ay ang patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin. Ang sabi ni Pablo kung paano tayo ay nagtatampisaw sa kasalanan, kung paano tayo ay makasalanan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. Namatay si Kristo sa atin. Namatay si Kristo para sa atin sapagkat inibig tayo ng Diyos. Ang kamatayang iyon, ang patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa kanyang iglesia. Mula sa prinsipyong espiritual na prinsipyong ito, mga lalaki, dapat mong minamahal lang yung asawang babae. Hindi mo dapat pinagmamalupitan ang yung asawang babae. At sabi ni Pablo, kung paano si Kristo ay iniibig ang kanyang iglesia, ikaw na asawang lalaki ay hindi dapat umiibig ng ibang babae. Kung paano ang Panginoong Kristo ay eksklusibo lamang ang kanyang pag-ibig para sa kanyang iglesia. Hindi niya iniibig ang lahat. Iniibig lamang niya ang kanyang iglesia at ang kanyang pag-ibig ay para lamang sa iglesia sapagkat ang Panginoong Kristo ay hindi mangangalan niya. Ikaw na asawang lalaki, bigin mo ang iyong asawang babae ng eksklusibo. Siya lamang ibigin mo, siya lamang ang paglalaanan mo ng iyong panahon, siya lamang ang paglalaanan mo ng iyong lakas bilang asawang lalaki. Palalabuin mo ang iyong asawang babae sangayon sa mga espiritual na pagkakaloob ng Panginoon. Bibigay mo ang kanyang pangangailangan ayon sa mga binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi mo dapat pinagmamalupitan ng iyong asawang babae. Nilalang ng Panginoon ang babae ng mga mahihina, mas mahina kaysa sa mga lalaki. At isa itong indikasyon
na ang mga babae ay dapat iniingatan ng mga asawa nilang mga lalaki. Hindi mo dapat sila pinagmamalupitan. At lahat ng mga pangunawa na kailangan magbigay sa mga asawa mong babae ay dapat may pagkaloob sa kanila. Sapagkat sila ay nilikha ng Diyos na mas mahina kaysa sa atin. Mas mahina physically at mas mahina spiritually. Na kinakailangan ang paglago natin bilang mga asawang lalaki, kasama natin ang ating mga asawang babae. Lalo na sa mga panahon na meron tayong mga doctrinal controversy, hindi lamang ikaw na lalaki ang nag-aaral ng mga controversy na ito. Kailangan kasabay mo ang iyong asawa na nag-aaral ng mga salita ng Diyos upang siya rin ay maprotektahan mula sa mga kasinungalingan. Hindi pwede ikaw na lalaki ay tatamad-tamad sa mga salita ng Diyos. Ikaw na asawang babae, kinakailangan mo magpasakop sa asawang lalaki. At hindi usapin dito kung ikaw ay mas malakas sa asawang mong lalaki at mas matalino ka sa asawang mong lalaki. Ang sabi ng Panginoon, magpasakop ka bilang babae sapagkat yun ang panukala ng Panginoon para sa atin ng mga Kristiyano. Magpasakop ka sa iyong asawang lalaki at hindi ka dapat nag-assert ng authority sa kanya. Ang pagpapasakop sa asawang lalaki ay pagpapasakop kay Kristo. Hindi ito isang bagay na sapilitan na binibigay sa mga mananampalataya. Ito ay kusang loob na ipinibigay natin sa Diyos bilang pagpapasalamat kay Kristo. Kung paano nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, ganyan din naman ikaw na babae ay magpasakop sa iyong asawang lalaki. Sakit sa ulo ang babae na ayaw magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Isang pabigat. At sabi ng mga kawikaan, para kang isang lalaki na nasa sa disyerto at nagbihirap dahil sa iyong asawang babae na ayaw magpasakop. Sakit sa ulo ang mga babae na ayaw magpasakop. Ngunit nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng katotohanan at prinsipyo ng tipan na tayong mga babae ay magpasakop sa ating mga asawang lalaki. Sapagkat ang pag-ibig mo sa asawa mo ay larawan ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Mamahalin mo lang ang asawa mo dahil alam mo at naranasan mo ang pag-ibig ni Kristo para sa iyo. Kung pinagmamalupitan mo ang asawa mo at hinahayaan mo siyang maghari-harian sa tahanan, isa lang ibig sabihin noon, hindi mo nauunawaan ang Ebanghelyo. Ang lalaking nauunawaan ang Ebanghelyo ay isang mabuting asawa sa kanyang asawang babae. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay hindi muna sa tao, kundi sa Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Kundi sa Panginoon na unang umibig sa kanya at naranasan niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kung paano inibig siya ng Panginoon, iibigin niya ang kanyang asawang babae. Ang pag-ibig na ito ng Diyos, na naranasan ng bawat mananampalataya, may asawa man o wala, mga lalaki man o mga babae, ang pag-ibig na ito ng Diyos ay pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo at patuloy niyang pinalulusog ang ating mga kaluluwa bilang mga Kristiyano. Patuloy niyang pinalulusog ang Iglesia sa parehong kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ito lang ang tanging bukal ng dalisay na pag-ibig ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tema natin sa umagang ito, inaalagaan ni Kristo. Unang punto, sino ang kanyang inaalagaan? Pangalawa, paano niya inaalagaan? At pangatlo, bakit niya inaalagaan? Inaalagaan ni Kristo, sino, paano, at bakit? Sabi sa ating teksto, sapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Inaanintulad ni Pablo ang pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae sa pangangalaga at pag-iingat sa katawan. Ang sabi niya, kung paano iniingatan mo yung katawan, kung paano inalagaan mo yung katawan, ganun ka dapat sa iyong asawang babae. O kung palalawakan natin yung application ng text, dapat ang mga babae, kung paano nila inaalagaan ang kanilang sariling katawan, ay ganun din ang kanilang pangangalaga sa kanilang mga asawang lalaki. Sapagkat tayo ng mga Kristiyano na mayroong mga asawa ay nakadepende na sa ating mga asawa.
hindi maaari na tayo ng mga Kristiyano, na tayo mga may asawa, ay lumalabas sa ating mga bibig, kaya ko mabuhay nang wala ka. Na lumalabas sa ating bibig na kahit wala ka, kaya ko mabuhay. Napakasakit marinig yun para sa isang, mula sa isang Kristiyano na pinagmamalupitan niya ang kanyang asawang babae. Na pinagmamalupitan ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki. Na para bang nung pinag-isa tayo ng Diyos, ay umahanap tayo ng mga pagkakataon na tayo ay maging iwalay sa ating mga asawang babae. Magamit di tayo naniwala sa divorce, pero mapapansin nyo, kapag tayo ay kapag mayroong conflict sa mga asawang babae at asawang lalaki, sinisikap ng mga ito na mag-iwalay. Matutulog sa labas, aalis ng bahay, at wala nang kaligayahan sa loob ng bahay. Magamit di tayo naniwala sa divorce at ayaw natin sa divorce, pero practically, ginagawa natin ang pag-iwalay. Kapag tayo ay nagagalit, at para bang wala na tayong responsibilidad sa ating mga asawang babae at asawang lalaki, hindi na natin pinangangalagaan at pinag-iingatan ang ating mga asawa. Sabi ni Pablo, sapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan. Kung ginagawa mo yun sa asawa mo, ang ibig sabihin nito ay wala ka rin pagmamahal sa iyong sariling katawan. Ikaw ba na isang Kristiyano? Ikaw ba na isang tao ay pagmamalupitan mo ang sarili mong katawan? Alam mo na pag hindi mo inalagaan ang iyong katawan, mamamatay ka. Magkakasakit ka, manghihina ka. Pero kailangan natin maunawaan na ganun din sa usapin ng pag-aasawa. Walang kapayapaan. Kung tayo ng mga mag-aasawa ay wala ang prinsipyo ng Ebanghelyo sa atin bilang mga mananampalataya. At bago gawin ni Pablo na kanyang iniangkla ang prinsipyo ng pag-aasawa doon sa pagmamahal sa katawan at pagmamahal kay Kristo, bago niya gawin ito, sinabi niya muna na walang sino man ang napupot sa kanyang sariling katawan. Sabi niya, kung paano mong inalagaan ang iyong sariling katawan, ay ganun din dapat ang iyong pangangalaga sa iyong mga asawa. At hindi pinalulugdan ng Panginoon ang sino mang nagpapabaya sa kanyang sariling katawan. Sapagkat kung paano ang ating kaluluwa ay mahalaga sa Diyos, ganun din ang ating sariling katawan. Kaya ang ating kaligtasan ay hindi lamang sa kaluluwa, kundi rin sa ating katawan. Si Kristo, ang ating tagapagligtas, hindi lamang sa kaluluwa, kundi sa ating katawan. Darating ang panahon sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, ibigay na tayo ng maluwalhating katawan at maluwalhating kaluluwa. At yun ang ating pag-asa sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. At isang kalapastanganan sa Panginoon ang pinababayaan natin ng ating katawan. Ako, alam mo na ikaw ay magkakasakit, gagawin mo pa rin ang isang bagay, pagamat alam mo na ito ay makakasama sa iyong katawan. Sabi ni Pablo, ganun din sa inyong mga pag-aasawa. Hindi mo dapat pinapapayaan ang iyong asawang babae, ang iyong asawang lalaki. Sapagkat ang logical reason dito, kapag pinabayaan mo ang iyong asawa, pinabayaan mo na rin ang iyong sarili. At hindi nalulugod ng Panginoon sa gayong prinsipyo. Ang prinsipyong tinuturo ni Pablo na ito ay isang hiwaga ng pag-aasawa, sabi sa verse 32. Ang hiwagang ito ay dakila. Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Yung sabi niya na kung paano ang iyong katawan ay iyong inaalagaan, ay ganun din ang iyong asawa, na dapat ito ay inyong inaalagaan. At ito ay isang hiwaga, sabi ni Pablo. Isang hiwaga na yung asawa mo ay naging isa sa iyo. Na yung asawa mo ay naging isang katawan kayo, isang buto, at isang laman. Isa itong hiwaga. At hindi natin mapapaliwanag ito na gusto. Na kung paano ang Panginoon ang isang nagdudugtong sa dalawang kaluluwa na ito at pinag-iisa sila ng Panginoon, hindi lamang sa kanilang kalooban at hindi lamang sa kanilang espiritu, pinagdudugtong sila ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kapag namatay ang asawa niyong babae o asawa niyong lalaki, para siyang namatayan ng kalahati ng kanyang buhay. Halos hindi niya namakayanang mabuhay. Dahil isa itong hiwaga. Isa itong hiwaga kung paano pinag-iisa ng Diyos ang dalawang magkaibang kaluluwa. At ito ang
larawan ng tipan. Anumang pinagsama ng Diyos ay hindi na kailanman mapagdiwalay ng tao. Bagamat mapagdiwalay tayo ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan, pero nung pinagsama ng Panginoon si Kristo at ang Iglesia, walang sino man ang makapagdiwalay sa Iglesia. Bagamat mayroong mga nagsisikap na tayo ay maihiwalay kay Kristo sa pamagitan ng mga kasinungalingan, sa pamagitan ng mga controversy, sa pamagitan ng mga iba't ibang mga katuwa na wala sa Biblia. Pero hindi magtatabon pa ito. Kapagkat si Kristo at ang kanyang Iglesia ay mananatiling isa. At sabi ni Pablo, isa itong hiwaga. Na kung paano yung dalawang kaluluwa ay pinag-isa ng Diyos, isang hiwaga na si Kristo at ang Iglesia ay pinag-isa ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Isa itong hiwaga na hindi natin lubos na maunawaan, at ang hiwagang ito ay maipapaliwanag lamang sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang katawan. Yung sinabi ni Pablo, walang sino man ang napubuot sa kanyang sariling katawan. O ibig sabihin nun, si Kristo ay minamahal at iniibig ang kanyang sariling katawan. Isang kahangalan para kay Kristo na pagmalupitan niya ang kanyang sariling katawan, sapagkat ang Iglesia ay isa na sa kanya. Wala ang Iglesia kung wala si Kristo. Wala si Kristo kung wala ang Iglesia bilang tagapamagitan. Kapagkat si Kristo nung siya ay tinakda, siya ay inordain ng Panginoon bilang tagapamagitan, ay naroon ng Iglesia at ibinigay sa kanyang Iglesia bilang kanyang katawan. Kaya nung pinag-isa ng Panginoon si Kristo at ang Iglesia, walang sino man ang makapag-iwalay dito. Kahit ang Diablo, kahit ang Sanlibutan, kahit ang ating sariling budhi, ay hindi tayo maihiwalay kay Kristo. Sabi ni Pablo, meron ba mga paghihirap sa libutan, mga pagsubok at anumang mga kahirapan sa libutan na makapag-iwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Kapagkat ang pagiging isa ni Kristo sa kanyang Iglesia ay ang kanyang pag-ibig. Iniibig niya ang kanyang Iglesia at mapapaliwanag lamang ang hiwagang ito sa pamagitan ng kanyang pag-ibig sa kanyang Iglesia. Ang kanyang Iglesia, ang kanyang asawang babae, at ang kanyang pag-ibig para sa Iglesia ay isang walang hanggang pag-ibig. Hindi ito matatapos at wala itong pasimula. Mananatili ang kanyang pag-ibig sa atin hanggat si Kristo ay nabubuhay. At minsan namatay ang Panginoon at hindi siya nanatili sa libingan. Ipinag-ugnay tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay na muli, tayo ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. Tayo ay naging isa sa ating Panginoon. Sino ang kanyang inaalagaan? Sino ang kanyang iniibig? Ang Iglesia. Ang Iglesia lamang ang kanyang inaalagaan. Ang Iglesia lamang ang kanyang pinalulusog. Ang Iglesia lamang ang kanyang iniibig, sapagkat ang Iglesia lamang ang kanyang katawan. Paano? Paano niya inaalagaan ang Iglesyang ito? Paano niya inaalagaan ang kanyang sariling katawan? Paano mo ba inaalagaan at iniingatan ang iyong sariling katawan? Kasi yun ang ating konteksto. Walang sino man napukuha sa kanyang sariling katawan. Paano mo inaalagaan ang iyong sariling katawan? Sa orinal, ang sabi sa orinal, ang salitang ginamit ay pinapalaki, pinapalago, at kinakalinga. Yung sinabi na inaalagaan, ang ibig sabihin nito ay pinapalago. Yung sinabi na iniingatan, ang ibig sabihin nito ay kinakalinga o hinahagkan ng merong isang mainit na pag-ibig. Yun ang ibig sabihin sa orihinal. Ibig sabihin, hindi lang basta inaalagaan, hindi lang basta pinapalago, hindi ito ay pinaglalaanan ng pag-ibig. Kung paano iniibig natin ang ating sarili, sabi ng Panginoon. Kung paano iniibig natin ang ating sariling kapakanan, ang ating sariling katawan, ay ganun din dapat tayong iniibig sa ating mga asawang babae, sabi ni Pablo. At ganun din dapat natin iniibig ang ating asawa kaya ang ating mga kapwa-tao, kung paano iniibig natin ang ating sarili. At hindi lamang ang pag-ibig na ito, ay hindi lamang yung ipopromote mo kung ano yung makakabuti sa iyong kapwa o ipopromote mo kung ano yung makakabuti sa iyong asawa. Sabi sa orinal, dapat mo itong pinalalago. Dapat mo itong hinahagkan at pinakalinga. Mga asawang lalaki,
kung paano kinalalago mo yung spiritual na pangangailangan. Dapat kasama mo ang iyong asawang babae sa paglago ito. Si Kristo ay hindi niya pinabayaan ang kanyang iglesia. Habang siya ay lumalago sa karunungan, ang sabi sa Biblia, habang siya ay lumalago sa kalooban ng Panginoon, ito ay binabahagi niya sa kanyang iglesia. Ito ay binabahagi niya sa kanyang mga alagad. Upang ang kanyang mga alagad ay hindi magkulang sa karunungan, so doon lang naisulat ang Biblia upang tayo na kanyang iglesia ay makinabang sa kanyang salita, sapagkat minsan ay hindi tayo pinabayaan ni Kristo sa paglago ito. Na ang kanyang pangalaga sa atin ay pinalulusod niya tayo bilang kanyang iglesia. Pinalulusod niya tayo sa karunungan, pinalulusod niya tayo sa lahat ng katuwiran at ng kabanalan. Sapagkat si Kristo ay puspos ng karunungan at puspos ng kabanalan at ng katotohanan. At ganoon din ang kanyang binubuo sa kanyang iglesia. Pinalulusod niya tayo at nararanasan natin ito. Sa ating iglesia, hindi nagkulang ang Diyos sa mga katotohanan. Sa ating iglesia, hindi nagkulang ang Diyos sa lahat ng katotohanan na dapat nating malaman sa ating pananampalataya. At sukdo lang tumatayo tayo at pinaglalaban natin ang mga katotohanan dito. Sapagkat dito nakasalalay ang ating kalusugan. Dito nakasalalay ang ating buhay bilang isang iglesia. Sa mga katotohanan at sa pagpapalusog ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung ikaw na bilang asawang babae at asawang lalaki ay nakadepende ka na sa iyong asawa at nakadepende ka sa iyong growth at pagpapalago sa iyong sarili, sa iyong asawa, ganun din ang iglesia. Ang iglesia ay nakadepende na sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nakikinig lamang sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat nasa Kanya ang lahat ng ating kalusugan. Ang lahat ng lumalabas sa bibig ng Panginoon ay tinapay ng buhay. Ang nagpapalusog sa atin bilang mga mananampalataya. Lahat ng lumalabas sa bibig ng Diyos ay kalusugan ng ating katawan, kalusugan ng ating kaluluwa. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoong Jesucristo bilang isang iglesia. At hindi lamang tayo pinalulusog ng Panginoon, tayo ay kinakalinga. Ibig sabihin nun, mula sa mga katotohanan na binibigay ng Diyos at kanyang sinasambit para sa atin, mula sa mga katotohanan iyon ay nakatatagpo tayo ng katiyahan ng ating kaluluwa. Nakatagpo tayo ng comfort na sa kabila ng ating mga dinaranas, sa kabila ng mahigpit na ating labanan laban sa kasinungalingan, laban sa kasalanan, laban sa sanlibutan at laban sa ating sarili, ay naroon ang kapanatagan ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Kapagka tayo ay iniingatan ni Kristo, tayo ay laging nasa kanyang bisig at hindi tayo pinabayaan ni Kristo. Tayo ay iniingatan mula sa lahat ng kasinungalingan, mula sa lahat ng bagay na makapaghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Tayo ay iniingatan ni Kristo para sa kanyang sarili. Kapag sabi ni Pablo, tayo ay iyaharap sa Diyos ng walang batik, walang kapintasan at walang kulukot, sabi ni Pablo. At gagawin lamang ng Diyos yun kung tayo ay maiingatan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Tayo ay maiyaharap sa Diyos ng walang batik, walang anumang kapintasan, maliban na maingatan tayo ni Kristo. At si Kristo lamang ang tanging mayroong otoridad at kapangyarihan na gawin iyon. Ikaw naman ang palataya, hindi mo kayang maingatan ang sarili mo. Hindi mo kayang palusugin ang sarili mo. Hindi mo kayang kalingain ang sarili mo. Kasi kung ibibigay tayo ng Diyos sa ating mga sariling kalooban, papaslangin natin ang ating sarili sa lahat ng kasalanan. Kung ibibigay ng Diyos ang ating sarili sa ating sariling kalooban, lahat ng mga karumihan, sabi ni Pablo, lahat ng mga karumalduman na gawain, kahit yung mga bagay na ginagawa ng lihim, ay doon tayo pupunta. Sapagkat ang ating kalikasan ay kadiliman. Ngunit pinaalala ni Pablo na tayo hindi na sa kadiliman, tayo dapat ay lumalakad sa kaliwanagan. Ngunit salamat na lang sa Diyos na tayo iniingatan ni Kristo. Gaya ng ating pag-iingat sa ating mga katawan, gaya ng ating pag-iingat sa ating mga asawang babae. Sa paanong paraan ba inaalagaan at iniingatan ni Kristo ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia?
Ginagawa niya ito bilang tapak na asawang lalaki. Ang inaalagaan lamang niya, mga minamahal, ay hindi lahat ng tao. Ang inaalagaan lamang niya ay ang kanyang iglesia, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang authority ay nakalagak lamang sa kanyang iglesia. At tumatanggap lamang ng lahat ng mga pagpapalang ito, at tumatanggap lamang ng pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga hiniraw ay ang kanyang iglesia lamang, hindi lahat ng tao. Kapagkat si Kristo ay isang tapat na asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ang katapatang ito ang nagtutulak sa Panginoong Kristo upang tayo ay kanyang kalingarin, upang tayo ay kanyang alagaan, upang tayo ay kanyang ingatan. Tapat ang Panginoon. Tapat ang Panginoon sa kanyang tipan na kung paanong kanyang ipinangako sa atin na tayo ay kanyang ipagsasama sa kanyang sarili, kung paano ipinangako niya sa atin na tayo ay kanyang ipagsasama kapag siya ay dumating na mula sa langit at kapag siya ay nagbalik na para sa atin. Mula doon sa pangakong iyon na kanyang pagnanais na tayo'y makasama ng Diyos, ay tapat ang Panginoon sa atin. Ginagawa niya lahat ng bagay alang-alang sa kanyang pangako. Tayo'y iniingatan ng Panginoong Kristo alang-alang sa kanyang pangako. Pinagkakalooban niya ang iglesia ng lahat ng pangangailangan at kanyang pinakamainam na handa, pinakamainam na kaloob, kung ano nagpapalusog sa atin, kung ano ang nag-iingat sa atin, ang pinakamainam niyang handa ay ang kanyang sariling katawan at ang kanyang sariling dugo. Una niyang pinagkaloob ang kanyang sarili. At nung pinagkaloob niya ang kanyang sarili, nagbigay siya ng pangako na palulusugin niya tayo bilang mga Kristiyano at tayo'y kanyang iingatan mula sa prinsipyo ng kanyang kamatayan. Kaya tayo iniingatan ng Diyos dahil sa dugo ng Panginoon. Kaya tayo hindi naihiwalay sa Diyos dahil sa dugo ng Panginoong Kristo, dahil sa kanyang katawan. Kaya tayo pinalulusog, kaya lahat ng mga pagpapalang espiritual ay dumadali sa atin dahil lamang sa katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Kapagkat ang kanyang katawan ay tinapay ng buhay at ang kanyang dugo ay tubig ng buhay. Ang kanyang kamatayan, mga minamahal, ang una niyang pinagkaloob sa atin. Bakit ba inaalagaan ng Panginoong Kristo ang kanyang iglesia? Bakit niya ito pinoprotektahan? Bakit niya ito kinakalinga? Bakit niya ito iniingatan at pinalulusog? Bakit ba natin inaalagaan at iniingatan ng ating katawan? Ginagawa natin ngayon para hindi tayo mapinsala. Kaya alam natin na kapag ginawa natin isang bagay na hindi makakabuti sa ating katawan, mapipinsala ang ating katawan. Kapag napinsala ito, ito mismo ang magdurusa. Kapag pininsala mo ang katawan mo, ito mismo ang magdurusa bilang tao. Kapag katang yung katawan at ikaw na kaluluwa, hindi mo ito maiiwalay sa iyo. Alam mo na hindi mo maiiwalay ang katawan mo sa sarili mo. Alam mo na hindi mo maiiwalay ang katawan mo sa kaluluwa mo. Ang kaluluwa mo at ang katawan ay mananatiling iisa hanggang kamatayan. Kaya kung pipinsalain mo ang katawan mo, pinipinsala mo rin ang iyong sarili. At yan ito rin ang prinsipyo ng pag-aasawa. Ano mang gagawin natin sa ating asawa ay pinipagpipinsala rin sa ating sarili. Kapagkat ikaw at ang iyong asawa ay iisa, iisang buto at iisang katawan. Kasabi ni Pablo, isang pangalan na pinagpupuntan natin ang ating sariling katawan. Dahil alam natin na ang gagawin natin ay pipinsala sa ating katawan, ngunit ginagawa pa rin natin. Isang pangalan yun. At marami tayong bagay na ginagawa natin na alam natin pipinsala sa ating katawan. Pero dahil alam natin na ito ay for a time, pansamantala, tayo ay maliligayahan, pansamantala, tayo ay makararamdam ng sarap sa ating katawan, ginagawa natin yung mga bagay na alam natin makasama sa atin. Pero hindi ang kalooban ng Diyos. Ano mong pagpinsala natin sa ating katawan ay pagpinsala muna natin sa ating sarili. At alam natin yan bilang mga tao.
At ganoon din ang prinsipyo sa pag-aasawa. Ang layunin ng Panginoon sa Kristo sa pagkalinga sa atin, bakit na tayo kinakalinga? Dahil sa kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay ang ating kabutihan. Ang kalooban na nagpuudyok sa atin para ingatan natin ang ating asawa, ingatan natin ang ating sariling katawan, ay ang ating kalooban na huwag mapinsala at mapabuti ang ating katawan. Ang layunin ng Panginoong Kristo ay ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Diyos. Siya ay tinalaga ng Diyos na maging ulo ng kanyang iglesia. Siya ay tinalaga ng Diyos na hindi na mapahiwalay sa iglesia at maging isa sa iglesia. At ang nasa ilalim ng kaloobang ito ay ang kaligtasan ng kanyang bayan, ang kaligtasan ng kanyang iglesia. At mananatili siyang nakaugnay sa iglesia hanggang sa walang hanggan. Mananatili siyang isa at ulo ng iglesia hanggang sa walang hanggan. Bakit niya binigay ang kanyang buhay? Bakit niya tayo pinalulusog sa pamagitan ng kanyang katawan at sa pamagitan ng kanyang dugo? Dahil tayo ay kanyang katawan. Tayo ay bahagi ni Kristo, siya na ating ulo. Ito ang sabi sa verse 30 ng ating teksto, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil tayo ay katawan ni Kristo, kaya ang kanyang iglesia ay kanyang pinalulusog at iniingatan. Tayo ay buto ng kanyang buto at laman ng kanyang laman. Lahat ng mabuti na nasa atin, lahat ng mga mabuti na ating nararanasan bilang mga mananampalataya at bilang iglesia ay nagmumula muna sa kanya kapagkat siya ay hindi iba sa atin. Ang iglesia at ang Panginoong Kristo ay pinag-isa sa pamagitan ng pananampalataya at lahat ng nakay Kristo ay tinatanggap ngayon ng iglesia kapagkat si Kristo ay hindi iba sa atin. Yun ang ibig sabihin ng tipan. Nung dinais ng Diyos na tayo ay makasama, ang ibig sabihin nun, ang kanyang iglesia, ang kanyang bayan ay hindi iba sa Diyos. Dahil ipagsasama lamang, dahil nanaisin lamang ng Diyos na makasama ang kanyang bayan, malibang nakita muna niya ang kanyang sarili sa kanyang bayan. At nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang bayan sapagkat si Kristo at ang iglesia ay isa. Nakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang iglesia sapagkat si Kristo ay nasa atin. Tinitingnan ng Diyos ang kanyang bayan, alam-alam kay Kristo, kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero sa alam-alam sa atin, sa ganang atin na hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi tayo katanggap-tanggap na maging katawan at maging bayan ng Diyos. Hindi ba makita muna ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Tayo ay buto at laman ng Panginoong Kristo. Siya ang ating ulo, tayo ang kanyang katawan. Tayo ay pinag-isa ng Diyos kay Kristo sa pamagitan ng walang hanggang kalooban. At ang pananampalataya ang ginagamit niya ngayon upang bigyan tayo ng katiyakan na tayo ay bahagi ni Kristo. Nung tayo ay pinagbukong ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, ang parehong pananampalataya din ito ang siyang nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo nga ay kaisa kay Kristo. At dahil tayo ay isa kay Kristo, tayo ay pinanulusog at tayo ay iniingatan ng Diyos. Alang-alang lamang kay Kristo. Amen. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, pakinggan ninyo ang pagkakatatag ng banal na hapunan ng ating Panginoong Kristo. Bilang ito rin naman ang sinasabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:23-29, kapagka tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus nang gabi siya'y pinagkalo ay lumangkot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan at pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin sa gayon ding paraan ay ginawa niya ang kopa pagkatapos ng maghapunan na sinasabi, ang kopang ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito at tuwing kayo ininom ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa pagkakain kayo, kainin ninyo ang tinapay nito at duman ng kopa, ipinahayag ninyo ang katawan ng Panginoong Kristo. Hanggang sa dumating siya. Kaya at ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.
Kaya sa atin ninyo ang inyong mga sarili at sa kakunayan ang tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hapon sa kanyang sarili. Ngayon ang ating pinagdiriwang ang banal na kapunan ng Panginoon para sa ating kapakanan. Pinakailangan unang-una, siyasatin natin ang ating mga sarili. Pangalawa, napangasiwaan ang sakramento ayon sa pagkakatatag ni Kristo, ibig sabihin, ito ay upang alalahanin siya. Ang tunay na pagsusuri sa ating mga sarili ay binubuo ng tatlong mga bahagi. Nakilalanin ng bawat isa ang kanyang mga kasalanan at ang sumpang nararapat sa kanya upang kasuklaman niya ang sarili niya at magpakumbaba sa Diyos. Na nalalaman niya ang lubos na puwan ng Diyos laban sa kasalanan at ito'y sa halip na pabayaan ito kanyang pinarurusahan sa katauhan ng kanyang minamahal na anak na si Jesucristo sa pamagitan ng mapahit at nakakahiyang kamatayan sa krus. Pangalawa, na ang bawat isa ay siyasatin ng kanyang puso kung siya ba talaga ay nananampalataya sa pangako ito ng Diyos na lahat niyang mga kasalanan ay pinatawad na alang-alang lamang sa pagdurusa at kamatayan ni Jesucristo. At ang perpektong katuwiran ni Kristo ay hinintang at walang bayad na pinagkaloob sa Kanya, oo na para bang tunay niya at ganap niyang nabayaran ang lahat niyang mga kasalanan at natupad ang lahat ng katuwiran. Pangatlo, nasiyasatin ng bawat isa ang kanyang bundi kung sabay nagpapakita ng tunay na pagpapasalamat sa Diyos buong buhay niya at lumalakad ng matuwid at kung walang pagpapakunwari niya ng tinalikuran ng lahat ng puot, galit at imbit at kung sabay nakapagpa siya ng lalakad kasama ang kanyang kapwa ng may tunay na pag-ibig at kapayapaan. Ngayon, lahat ng tapat ay tiyak na tatanggapin ng Diyos sa kanyang kahabagan at sila ay ibibilang na karapat-dapat na makibahagi sa habag ng kanyang anak na si Jesucristo. Ngunit yung hindi nananampalataya sa kanilang mga puso ay kumakain at umiinom ng kahatulan. Sa makatuwid, atin ding ayon sa utos ni Kristo at ni Apostol Pablo, pinaalalahanan natin ang mga manggagawa ng mga sumusunod na kasalanan na huwag makibahagi sa hapag ng Panginoon, na sila rin naman ay nag-aangking walang bahagi sa kaharian ni Kristo. Yaong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga nananalangin sa mga santo, mga anghel, o sa iba pang mga nilalang, sa mga sumasamba sa mga imahe, mga inkantador, panghula, nanggagayuma, o iba pang mga gawain katulad ng mga ito, mga lapastangan sa Diyos at ng kanyang salita at ng mga banal na sakramento, mga lumalapastangan sa pangalan ng Diyos, mga pasimulo sa pagkakamata-mata, pagbuo ng mga sekta at paghihimagsik sa iglesia o maging sa estado, mga sinungaling, sila na mga sumusuway sa mga magulang at mga nakakataas sa kanila, mga mamamatay tao, mga palaway, at yung mga nabubuhay sa galit at inggit laban sa kanilang kapwa, mga mamamalunya, mga kalapating mababa ang lipad, mga mandalasing, mga magnanakaw, mga sakim sa tubo, mga mandurukot, mga sugarol, mga nag-iimbot at lahat ng mga namumuhay ng hindi tuwid. Ang mga ito, habang sila'y nagpapatuloy pa sa mga gayong kasalanan, ay hindi dapat makisalo sa pagkain ito na itinalaga lamang ni Kristo sa mga tapat. Kung hindi, ang kanilang kahatulan ay mas lalong pabibigatin. Ngunit ito ay hindi nabanggit, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, upang itaboy ang mga lahat na may nagsisising puso na para bang walang makakalapit sa banal na hapunan ng Panginoon kundi ang mga walang kasalanan. Hindi tayo nakikibahagi sa sakramentong ito upang ipatotoo na tayo'y mga perpekto at matuwid sa ating mga sarili. Ang totoo, ang ating buhay ay na kay Kristo, kaya kinikilala natin na tayo ay nasa gitna ng kamatayan. Sa makatuwid, bagamat marami tayong kapintasan at kapighatian sa ating mga sarili, ibig sabihin, wala tayong perpektong mananampalataya at hindi natin ipinagkakaloob ang ating mga sarili sa Diyos ayon sa nararapat nating gawin, na araw-araw dapat tayo nagpupunyagi sa kahinaan ng ating pananampalataya at mga masasamang nasa ng ating laman. Ngayon pa man, dahil sa tayo nalulungkot dahil sa mga kahinaan at ito ay dahil sa pagbiyaya ng Espiritu Santo, at tunay na ninanais sa labanan ng ating kawalan ng pananampalataya at mamuhay ayon sa lahat ng kautusan ng Diyos. Sa makatuwid, nakatitiyak tayo ng walang kasalanan o kapintasan na nananatili pa rin sa atin na puro labag sa ating kalooban ang makahadlang sa atin na tanggapin ng Diyos sa kanyang kahabagan.
at hadlangan tayo na maging mga karapat-dapat na makibahagi sa tinapay at inumin mula sa langit. Ating ngayon sa alang-alang ang layunin kung bakit ipinatag ng Panginoon ang kanyang banal na kapunan. Ito ay upang gawin natin ito upang alalahanin siya. Ngayon, sa ganitong paraan, natin siya dapat alalahanin sa pamagitan ng sakramento ito. Una, na tayo'y nananampalataya mula sa ating mga puso na ang Panginoong Jesucristo ayon sa mga pangakong ipinagkaloob sa ating mga ninuno sa lumang tipan ay isinugo ng Ama sa sanlibutan na tinangan sa Kanya ang ating laman at dugo na tinanggap niya ang puot ng Diyos kung saan dapat tayo'y mapalusahan ng walang hanggan. Simula lang siya'y magkataong tao hanggang sa katapusan ng kanyang buhay dito sa lupa. At siya ang tumupad para sa atin ng lahat ng pagsunod sa kautusan ng Diyos at katuwiran, lalo na ng bigat ng ating mga kasalanan at ang puot ng Diyos ang umiga sa Kanya sa atin ng Getsemani, sukdulang ng pawisan ng dugo, kung saan siya ginapos upang tayo ay mapalaya mula sa ating mga kasalanan, na pagkatapos noon ay nagdusa siya ng di mapilang ng mga pangungutya upang tayo ay hindi na kailanman tatanggap pa nung gayon, na siya ay natulang mamatay pagamat siya ay walang sala upang tayo din ay ipawalang sala sa harapan ng Diyos. Oo, nagdusa siya sa kanyang pinagpalang katawan upang ipako sa krus, upang dooy maipako ang ating mga kasalanan tayo ang may akda. At kanyang inako ang sumpa na para sa atin upang tayo ay kanyang puspusin ng kanyang mga pagpapala at lubusan niyang ibinaba ang kanyang sarili maging hanggang sa kalaliman ng kahihiyan at paghihirap ng impyerno sa kanyang katawan at kaluluwan. Doon sa krus nung siya ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Upang tayo ay tanggapin ng Diyos at hindi kailanman itatakwil. At panguli, pinatotohanan ng kanyang pamatayan at pagbubuhos ng kanyang dugo ang bago at walang hanggang tipan, ang tipan ng biyaya at pakikipagkasundo ng sabihin niya, natupad na. Pangalawa, at upang tayo mahigpit naman ang palataya na tayo kabilang sa tipan ng biyaya nito, ang Panginoon Jesucristo sa kanyang huling hapunan ay kumuha ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayong paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos mag-apunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, sa tuwing kayo kakain ng tinapay at ito na ito at iinom ng kopang ito, kayo ay dapat sa pamagitan ng pag-alaala at pangako, papaalalahanan at makatiyak ng ating marugdog na pag-ibig at katapatan sa inyo na dapat ikaw ang nagdusa ng walang hanggang kamatayan, ngunit ibinigay ko ang aking katawan sa kamatayan ng krus at ibinuhos ko ang aking dugo para sa inyo. At tiyak na pinapakain at pinalulusog ang inyong nagugutom at nauuhaw ng mga kaluluwa ng aking katawan na ipinako at dugo na ipinuhos tungo sa buhay na walang hanggan. Kagaya ng tinapay nito na pinagputol-putol sa inyong mga mata at ang kopang ito na ibinibigay sa inyo at pagkatapos ay kainin at inumin ang mga ito ng inyong mga bibig sa pag-alaala sa akin. Mula sa mga salita ng pagkakatatag na ito ng banal na hapunan ng ating Panginoon Jesucristo, nakikita natin na itinuturo niya ang ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang ganap na sakripisyo na minsang inialay sa krus bilang tanging saliga ng ating kaligtasan kung saan siya ang naging tunay na pagkain at inumin ng ating mga nagugutom at nauuhaw ng mga kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay inalis niya ang dahilan ng ating walang hanggang kamatayan at kapighatian. Walang iba kundi ang kasalanan. At napas sa kanya ang Espiritong bumubuhay ng kaluluwa alang-alang sa atin. Upang tayo sa pamamagitan ng parehong Espiritu na nananahan kay Kristo na ulo at sa kanyang mga bahagi, ay magkaroon ng tunay na pakikisama kay Kristo at upang tayo ay maging kabahagi ng lahat ng kanyang mga pagpapala sa makatuwid ng buhay na walang hanggan, katuwiran at paluwalhatian. Bukod dito, sa pamagitan ng Espiritu ito, tayo ay maging isa bilang mga kasapi ng iisang katawan sa isang tunay na pag-ibig ng mga magkakapatid. Gaya ng sinabi ni Pablo,
sapagkat may isang tinapay tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay may ibahagi sa isa lamang tinapay, sapagkat wala sa maraming butil, ang isang pagkain ay nalikha sa pagkilid ng mga butil na ito, at isang tinapay ang naluluto, at wala sa maraming ubas na pinipika, at pinagsasama-sama, dumadalo yung isang alak. Ganon din tayo, tayo na sa pamagitan ng isang tunay na pananampalataya ay inihukong kay Kristo ay naging isang katawan sa pamagitan ng pag-ibig ng mga magkakapatid alang-alang kay Kristo, ang ating minamahal at kapagligtas, na labis na umiibig sa atin. Hindi lamang niya ito sinasambit, kundi ito ay pinatunayan niya rin sa bawat kasabi ng katawan. Dito ay tulungan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos at Ama nating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Amen. Upang makamit natin ang lahat ng mga ito na nabanggit sa pagkakatatag ng banalakunan, tayo magpakumbaba sa Diyos at sa pamagitan ng pananampalataya ay hingin ang Kanyang biyaya. Manalangin tayo. O mababaging Diyos at Ama, kami po ay nagsusumamo sa inyo pong kalugtan ng banalakunan ito na aming pinagdiriwang ang maluwalhating pag-alaala ng mapait na kamatayan ng inyong iniibig na anak na si Jesucristo. Inyong pong kalugtang kumilos sa aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang sa bawat araw ay mas lalo namin ipagkaloob ang aming mga sarili sa inyong anak na si Jesucristo na may tunay na pagtitiwala ng ating mga ang aming mga naminikati at tunay na nasisising mga puso sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mapakain at mapatatag ng kanyang tunay na katawan at dugo. Oo, sa pamagitan niya, siya na tunay na Diyos at tao. Siya na tanging tinapay na mula sa langit at upang kami po ay hindi na kailanman mabuhay sa kasalanan, sa halip siya ay sumasaangin at kami ay sumasakanya. Sa makatulid kami ay tunay ng kanyang mga bahagi ng bago at walang hanggang iba ng biyaya. Na kami ay hindi dapat mag-alinlangan sa halip, ikaw po ay maging mapagbiyayang Ama namin magpakilanman. Na hindi ninyo na po kailanman ibibintang sa amin ang aming mga kasalanan na ipinagkakalob ninyo sa amin ang lahat ng aming mga pangailangan, ng aming mga katawan, gaya ng hindi kayo nagkukulang sa aming mga kaluluwa bilang inyong minamahal ng mga anak at mga tagapagmana ng inyong kaharian. Ipagkaloob din ninyo po sa amin ang inyong biyaya upang makasal namin ang aming mga krus ng naliligayahan, upang itanggi namin ang aming mga sarili, ipahayag ang aming tagapagligtas at upang sa lahat ng mga pagdurusa ay asam-asamin namin ang pagbabalik muli ni Kristo mula sa langit, kung saan gagawin niyang maluwalhating katawan ang aming mga lupang katawan, kagaya ng kanyang katawan. Dalhin niyo po kami sa kanya sa walang hanggan. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, kaya hindi naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya din naman ang pagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Palakasin ninyo po kami sa pamagitan ng banal na hapunan nito sa walang pag-aalinlang makahayagang laganap na aming Kristiyanong pananampalataya na aming ipinapahayag ng aming puso, ng aming mga bibig at nagmumula sa aming mga puso. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa at kay Jesucristo na buktong na anak niya, ating Panginoon. Na ipinatihi sa pamagitan ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birhen Maria, nagdusa sa ilalim ng pagdiritis ni Poncio Pilato, itinako, namatay at inilibing, siya ay bumaba sa impyerno, sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya ay paparito upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Nanampalataya ako sa Espiritu Santo, nanampalataya ako sa Iglesyang Laganap, ang kapisanan ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang pagkabuhay ng muli ng katawan sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, napapakainin tayo ng tunay na tinapay na mula sa langit. Si Kristo Jesus, huwag tayong mag-alinlangan sa tinapay at alak. Sa halip, ating itong itaas sa langit kung saan naroon ang ating manananggol na si Kristo Jesus sa kanan ng kanyang Ama sa langit. At dito din naman tayo inihahatid ng lahat ng artikulo ng ating pananampalataya.
Huwag tayo mag-alinlangan na tayo ay tiyak na papakainin at palalakasin sa ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng katawan at dugo ni Kristo, habang tinatanggap natin ang banal na tinapay at alak sa pag-alaala sa Kanya. Minamahal at tinapay na ating pinagpuputol-putol ay ang pakikisalo sa katawan ni Kristo. Uli ito at kanin para sa inyong kapakinabangan. Ng pagpapala na ating pinagpapala ay ang pagkisalo sa dugo ng Panginoong sa Kristo. Inumin ito alang-alang sa kanyang kamatayan. Minamahal sa ating Panginoon, ngayon ang pinakainan ng Panginoon ang ating mga kaluluwa sa hapag na ito. Tayo ay sama-sama purihin ang kanyang banal na pangalan nung may pasasalamat. Bawat isa ay magsabi ng buong puso, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa buhay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Ang Panginoon ay maabaging nagpapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana, sapagkat kung paano ang mga langit ay mataas din sa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, ngayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Kung paano ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, ngayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Siya ay hindi pinagkait ang Kanyang sariling anak. Sa halip ay pinagkaloob siya para sa ating lahat at ipinagkaloob ang lahat ng mga bagay sa atin na nakay Kristo. Ngayon pinatutunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayon pinagkasundo na,
ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. Kaya nga ang aking bibig at puso ay magpapamalas ng papuri sa Panginoon mula sa panahon ito, magpasawalang hanggan. Amen. Dalangin tayo sa Panginoon. O makapangyarihan at mahabaging Diyos at Ama, kami po ay naniniguan na magpapasalamat sapagkat mula sa iyong walang hanggang kahabagan ay pinagkaloob mo po sa amin ang inyong buntong na anak bilang tagapamagitan at handog para sa aming mga kasalanan at upang siya ay maging pagkain at inumin namin tungo sa buhay na walang hanggan. At pinagkalooban mo po kami ng isang buhay na pananampalataya na sa pamagitan nito ay naging kabahagi kami ng dakilang mga pagpapala. Inanugtan din po ninyo na ang inyong minamahal na anak na si Jesucristo ay maitatag at maitalaga ang kanyang banal na hapunan para sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya. Ipagkaloob nawa po ninyo o tapat na Diyos at Ama na sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo ay lalo pa magpatibay ng pag-alaala sa kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo, ang aming mga pananampalataya. Ipagkaloob din po ninyo sa amin ang pakikisama kay Kristo sa ikaliligtas namin. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamagitan ni Jesucristo na inyong anak at sa pamagitan niya ay ipinapanalangin namin ang manamin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang. Gaya rin naman ang nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Magkalog tayo sa Panginoon para sa ating general fund at para sa ating pangailangan sa Laguna. General fund po muna ang kukolekta tayo. Tayong lahat, pagiging natin ng Psalter 251. Psalter 251. Joyful worship. Ito ay versification ng Psalm 92. Ito ang sabi sa stanza 1. It is good to sing thy praises and to thank thee, O Most High, showing forth thy loving kindness when the morning lights the light the sky. It is good when night is falling of thy faithfulness in death, while we sweep the Lord's praises, songs of adoration swell. It is good to sing thy praises and to thank thee, O Most High, showing forth thy loving kindness when the morning lights the sky. It is good when night is falling of thy faithfulness to tell, while we sweep melodious praises, songs of adoration.
exalted. Reign is evermore in mind. All thy enemies shall perish. Sin be banished from thy sight. God the good shall live before thee. Planted in thy dwelling place. Fruitful trees and ever verdant, nourished by thy boundless grace. In his goodness to the righteous, God his righteousness is placed. God my rock, my strength and refuge, just and true are all his ways. Blessed be the Lord our Father's God, eternal King of kings, holy is omnipotent, performing wondrous things. Blessed be his great and glorious name, forevermore, amen. And let his glory fill the earth, from shore to shore, Ama at tanggapin ninyo ang paspas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Jehovah at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Iningap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.